Kararating lang ni Arnaldo galing trabaho nang mapakunot ang kaniyang noonang makita ang malalaking maleta na nasa sala. "What's the meaning of this, Sabrina?" tanong niya sa kaniyang fiancé. Pagkalabas nito ng kwarto, bit-bit ang isang sling bag at nakabihis ito. "I'm leaving you, Arnaldo. I'm done with my life with you." Seryosong sagot ng babae na hindi man lang siya tinapunan ni isang katitig na tingin. "What? Did I do bad to make you upset? Tell me." Kinakabahan niyang sambit. "I'm tired of this life, Arnaldo. We're living together for almost 6 years and yet I didn't get pregnant. I want children." Himutok nito. "Eh, hindi nasusukat ang pagmamahal dahil lang sa hindi tayo nagkaanak, Sabrina. Maybe it's not yet our time." Sabi niya na akmang hahawakan ang babae pero nagpupumiglas ito. "Kailan pa? Kapag naging 40 na ako? My family pressuring me to get pregnant at gusto na nilang magkaroon ng apo sa akin." Sagot nito. Napahawak na lang sa batok si Arnaldo. Na-stress siya bigla dahil kay Sabrina. "Kaya ka nape-pressure dahil hinahayaan mo ang pamilya mo na makialam sa atin. Ikaw lang ba ang anak nila? Marami naman silang grandchildren with your siblings, ha? I'm trying to be the best and honest man in our relationship for these past years. Tapos dahil lang dyan sa issue mo sa akin, ay iiwanan mo na ako? Ano bang merong utak ka, Sabrina? Bibitawan mo lang ng basta-basta ang ilang taon nating pagsasama? Huwag naman ganun. Gagawa ako ng paraan para magkaanak tayo. Magpapakonsulta tayo sa doktor basta huwag mo lang akong iwanan." Pagmamakaawa ni Arnaldo. "It's long overdue, Arnaldo. Buo na ang desisyon ko. Goodbye." Sagot nito habang bit-bit ang dalawang maleta paalis na kanilang bahay. Sinubukan niya pa itong habulin pero nakasakay na kagad ito sa kotse palayo. Naiwanan siyang napasindig sa gate at hindi napigilang tumulo ang kaniyang mga luha. Sa kabilang banda ay umiiyak si Jenica habang nakatungay sa kaniyang amang may sakit na ilang buwan nang nakarating sa banig. "Kung hindi lang sana tayo ikaw sa buhay, ay may papagamot ko sana kayo, itay. Pero wala eh. Mahirap makahanap ng trabaho sa panahon ngayon." Tumutulo ang luha niyang sabi. "Buhay pa ako, Jenica. Ilaan mo na lang ang mga luha mo kapag nawala na ako. Ganun talaga ang tao. May hangganan. Kaya gusto kong maging matatag ka kapag mag-isa ka na lang." Nakangiting sagot ng itay niyang habang pinupunasan nito ang kaniyang basang mukha. "Hindi ka pwedeng mawala ng maaga, tay. Gagawa ko ng paraan para gumaling ka. Ikaw na nga lang ang natira sa akin. Kaya hindi ako makakapayag na mawala ka pa." Sabi ni Jenica. "Pagod na pagod ka ng humanap ng trabaho. Pero wala ka pa rin nahanap. Kaya tama na siguro na magpahinga na ako. Pagod na rin ang tatay mo eh." Nakangiting sambit nito. Napapikit na lang si Jenica. Hindi siya papayag na mawala na lang ang itay niya na wala siyang magagawa. "Dito na po muna kayo. Bibili lang ako ng gamot at masasarap na pagkain. Hintayin niyo lang ako." Nakangiti niyang saad at hinawakan ng sobrang higpit ang kamay nito. "Mag-iingat kay Jenica. Lagi mong tatandaan na mahal kita." Pahabol na sagot ng tatay niya habang papalabas siya ng kanilang bahay. Napahagulgol na lang siya habang naglalakad at hindi niya makayang makita na maging ganun ang tatay niya. Complicated kasi ang naging sakit nito dahil isa itong construction worker dati nung kabataan pa nito. Naniningil na ang katawan ngayong tumanda na. Habang nakatambay siya sa gilid ng daan at nakita niya ang mga taong nag-uumpukan dahil papatawid ang mga ito sa kabila. Biglang lumaki ang kaniyang mga mata nang makita ang isang pitaka na parang mahuhulog sa likurang bahagi ng bulsa ng isang lalaki. Busy kasi ito sa pakikipag-usap sa telepono, kaya hindi nito alam. Sa tawag ng pangangailangan, ay agad siyang dumikit sa likuran ng lalaki.
at pasimpleng kinuha ang pitakan nito sa kasamang palad. Bago pa niya mailagay sa kaniyang bulsa ay may kamay na matigas na nakahawak sa braso niya. "What are you doing? Ang laki ng katawan mo, nagnanakaw ka?" tanong ng lalaki at nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanya. "Gipit lang po. Magpapaliwanag po ako. May dahilan ako kung bakit ko nagawa ito," sagot ni Jenica at nagpupumiglas. "Doon ka sa presinto magpaliwanag, miss," sabi nito at akmang hihilahin siya. "Huwag naman pong ganun. Kailangan ko lang ng pera dahil may sakit ang tatay ko. Maawa na kayo sa akin. Paano na ang tatay ko kapag mahuhulog ako?" Pagmamakaawang sagot ni Jenica. "Gumawa ka ng hindi tama, kaya makukulong ka," galit na sabi ng lalaki at akmang bubuhatin pa siya. Pero gumawa siya ng paraan para hindi madala sa presinto, kaya bigla siyang naupo sa semento para bumigat siya. "Stand up, will you? Attention everyone, this woman is a..." sambit ng lalaki upang kunin ang atensyon ng iba. Kaya bago pa nito masabi ang huling salita ay bigla siyang tumayo at lumiyad. Saka inabot ang labi nito at binigyan ng malalim na halik ang lalaki upang patigilin ito sa pagsasalita. Nakita niya kung paano lumaki ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. "Pasensya na, kailangan ko lang talaga ng pera ngayon," saad niya sabay alis sa harap ng lalaki at umatra siya upang makadistansya rito. Saka nilagay sa kamay nito ang hawak niyang pitaka. Nang tingnan niya ay para hindi ito makumove on sa halik niya. Maya-maya lang, habang naglalakad siya palayo ay patakbo itong humabol sa kanya. "You can ask for help, hindi yung gumagawa ka ng hindi maganda," sabi nito at patuloy sa pagsunod sa kanya. "Isinauli ko na sa iyo ang wallet mo, kaya pwede ba? Tigilan mo na ang kakasunod sa akin," sagot ni Jenica at nagpatuloy sa paglalakad. "Okay, fine. Tutulungan kita. Pwede ko bang makita ang tatay mo para naman mapatunayan ko kung nagsasabi ka ng totoo?" sambit nito. Napaikot na lang ang mga mata ni Jenica. Ginawa pa siyang sinungaling ng lalaking ito. Nakakainis. Nagmamadali siyang umuwi. Sana kapag nakahanap siya ng paraan para naman maabutan niya ang kanyang itay na buhay at hindi na naman niya napigilan ang kanyang mga luha. Habang si Arnaldo naman ay napapagod na sa kakasunod sa babae, kaya naisipan niyang huminto at binalikan ang kanyang kotse at paandarin ito. "Sumakay ka na, miss. Ihahatid kita sa inyo," sabi niya at nakadungaw ang kanyang ulo sa bintana. At nakita niyang nagpupunas ito ng mata bago buksan ang pinto ng kotse, saka pumasok sa loob. "Salamat," sagot nito. Ramdam niyang may mabigat na pinagdadaanan ng babaeng ito. Base na rin sa itsura nito ngayon. Sino ba ang hindi? Dahil siya ay ganun din naman ang nararamdaman ngayon. "Saan ba kita pwedeng ihatid?" mahina niyang tanong. "Ihinto mo na lang ako dyan," sagot nito, sabay turo sa may unahan sabay labas ng pintuan at dumiretso ng lakad. Dali-dali naman siyang nakasunod rito at nakita niyang pumasok ito sa isang bahay, kaya sumunod na rin siya. At doon na silayan niya ang isang matandang lalaki na sobrang hina at namumutla na nakahiga sa may banig, at pumasok sa isipan niya ang encounter nilang dalawa at ang pag-iyak nito. "Dadalhin natin siya sa ospital, miss," agad na sabi niya. Kaya agad itong napalingon sa kanya at napakunot ang noo. "Ano ginagawa mo rito?" tanong nito. "Sinusundan ka. Huwag ka na magreklamo, para hindi malaman ng tatay mo ang ginawa mo kanina sa akin," pabulong niyang sagot. "Kaibigan ko nga po pala, tay. Nandito siya para tulungan kang ipagamot," nakangiting pakilala ng babae sa ama nito. At nakita niya kung paano tumulo ang mga luha ng matandang lalaki habang nakatingin sa kanya, sabay sabing, "Maraming salamat." Kaya agad niyang nilapitan ang matanda at dahan-dahan itong kinarga palabas ng bahay. "Pakibukas ang pintuan para maipasok ang tatay mo," utos niya sa babae. Tumango naman ito at nagpatiuna sa paglalakad. Bumiyahin na agad sila papuntang ospital dahil para maagapan at magamot ang matanda. Pagdating nila ay agad siyang bumaba ng kotse
at kinarga ito papasok sa kadumiretso sila sa emergency room. Maya-maya lang ay nasa waiting room na silang dalawa ng babae habang hinihintay ang resulta. Kasalanan ko ito eh. Kung naging masipag lang akong anak, ay hindi ako magkakaganito. Ang tatay ko. Pero kasi, napakairap ng buhay eh. Narinig niyang sabi nito sa mahinang boses at nagpupunas ng pisngi. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ito nga, tinutulungan na kita. Alam kong gumagawa ka naman ng paraan. Sadyang hindi ka lang sinuswerte. Sagot niya. Tumayo siya at binigyan ito ng yakap saka pumasok sa isip niya ng halik na binigay nito sa kanya. May kung anong humaplos sa puso ni Arnaldo nang maramdaman ang init ng katawan ng babae. Salamat at pasensya na sa nagawa ko kanina. Sambit nito at kumala sa yakap niya at bumalik sa pwesto nito. Makalipas ang ilang oras ay bumukas ang emergency room at lumabas ang doktor kaya sabay silang lumapit ng babae rito. Kamusta ang pasyente, Dok? Tanong niya. Kailangang i-refer ang pasyente sa ibang ospital. Naging complicated ang kanyang sakit dahil hindi agad siya na ipagamot. Wala tayong surgeon rito dahil may kailangang operahan sa kanya. So we suggest na doon sa syudad siya dadalhin. Kung okay sa inyo ay ihahanda namin ang ambulansya na sasakyan niya. Sagot ng doktor. Sige po, susunod na lang kami, sabi niya. Tumango naman ito at naglakad palayo sa kanila. Nang tingnan niya ang babae, ay nakatulala lang ito matapos marinig ang sinabi ng doktor. Everything will be okay. Just trust him, sambit niya, saka itinuro ang nasa itaas at hinawakan niya ang kamay nito. Natatakot kasi ako eh. Ayaw kong maiiwang mag-isa sa buhay. Naiiling na sagot ng babae, saka tumingin sa kawalan. Hindi ka mag-iisa at asahan mong gagaling ang tatay mo. Sabi niya, mahirap ang umasa. Pero kung may mangyari man na hindi aayon sa kagustuhan ko, ay tatanggapin ko yun ng buong puso pero sana naman ay huwag na muna. Sagot nito, tahan na. Manghihina ka niyan sa ginagawa mo kapag nag-iisip ka ng nag-iisip na hindi maganda. Lalabas muna tayo saglit at maghahanap ng pwedeng kainan. Ayan niya rito. Paano si tatay? Baka gutom na rin yun. May pag-aalala sa boses nito. Napangiti na lang si Arnaldo dahil isa itong mabuting anak sa ama nito. Bibilhan natin siya mamaya. Nakangiti niyang sagot. Makalipas ang ilang oras ay bumabiyahe na sila papuntang syudad at nakasunod lamang sila sa ambulansya na sinakyan ng matanda. Nang dumapo ang kaniyang tingin sa babae ay nakatulog na ito habang nakasandig sa front seat. Nakarating na ba tayo? Tanong nito na umayos ng upo habang nakatingin sa kanya. Eh, hindi pa. Matulog ka muna ulit. Sagot niya. Hindi ako makatulog sa kakaisip ng kalagayan ni tatay. Nagpapahinga lang ako dahil pagod ang katawan ko. Sabi nito. Mag-relax ka lang muna, malapit naman na tayo. Saad niya at binigyan niya ito ng bottled water para makainom naman at mawala ang uhaw sa biyahe. Sana dati pa tayo magkakilala, no? Noon pa sana gumaling ang tatay ko. Wika nito habang nakatingin sa labas. Napangiti na lang si Arnaldo habang nakatingin rito. Stress na masyado ang babae. Pero hindi may pagkakailang may kagandahang itanatago ito kahit na hindi nakaayos ang mahaba nitong buhok. Pwede rin naman pero kung hindi mo ko ninakawan ay hindi tayo magkakilala. Nakangising sagot niya. O nga no. Pero may mga rason kung bakit nangyayari ang ganong pagay. Pero kapag naisip ko ay sobrang nakakahiya. At least magagamot si tatay. Maraming salamat ha. Sabi nito, sabay hawak sa kanyang kamay. Natigilan naman si Arnaldo parang nagkaroon din siya ng karamay dahil sa babaeng ito. Ilang oras din ang naging biyahe nila bago marating ang ospital. Iniliko niya saglit ang sasakyan upang pumunta sila sa restaurant at bilhan ng pagkain ang tatay ng babae. Kanina kasi, nagmamadali ang ambulansya kaya hindi na sila nakabili. Eh, hindi pa ba tayo pupunta ng ospital? Tanong nito habang nagtatanggal ng seatbelt. Bibili muna tayo ng pagkain para sa tatay mo. Pwede mo siyang pakainin pagdating natin doon.
paniguradong gutom na yun. Sagot niya, siya ka lumabas ng sasakyan. Pagpasok niya sa restaurant ay agad siyang nag-order. Purong gulay na lang na ulam ang binili niya para healthy kainin ng may sakit. Here's your order, sir. Nakangiting sabi ng waiter at binigay sa kanya ang isang supot. Thank you. Sagot niya, siya ka nagbayad. Hinintay lang niya sandali ang kanyang supli saka lumabas ng restaurant. Habang si Jenica naman ay nakadungaw ang kanyang ulo sa bintana habang nakatingin sa lalaking papalabas ng restaurant. Napangiti siya. Sa buhay minsan lang talaga makakatagpo ka ng taong may mabuting puso. At isa na ang lalaking ito. Napakaswerte ng tatay niya kung tutuusin dahil kung papala rin ay mabubuhay pa ito ng matagal. Akin na yan, ako na ang magdadala. Nakangiti niyang sabi rito pagpasok nito sa loob ng kotse. Salamat, sagot nito at nagsimula ng magmaneho. Nang marating nila ang ospital na pinagdalhan sa tatay niya, agad silang pumasok sa loob at nagtanong kung saan ang pasyente, saka naman nila nalaman na dinala muna ito sa isang kwarto. Pagpasok niya sa loob ay namumutla na ang tatay niya, pero nakangiti pa rin ito. Nagugutom na ako, Jenica. May dala ka bang pagkain? Tanong nito. Opo, itay. At saka masarap ito, kaya damihan mo ang pagkain para gumaling kayo agad, ha? Sagot na muntik nang mapaiyak. Oo naman. Basta para sa'yo magpapagaling ako. Nakangiting sagot ng tatay niya at ginulo ang kaniyang buhok. Naupo siya sa bakanteng upuan, siya kakinuha naman ng lalaki ang maliit na mesa at inilapit sa kanya para may paglagyan siya ng disposable tupperware na may lamang ulam at pagkain, tsaka lumabas ito ng kwarto. Siya na ang magpapakain sa itay niya para mabusog agad. Kamusta ang pagkain, itay? Masarap ba? Tanong niya. Oo. At saka napakabait naman ang kaibigan mong iyon, anak. Hindi nagdadalawang isip na tulungan ka. Nakangiting sagot nito. Oo nga, itay. Tsaka ilang araw pa lang kaming nagkakakilala noon. At nabanggit ko sa kanya ang kalagayan mo ay nagpresenta siyang ipagamot ka. Napakagatlabi niyang saad. May ilang talagang mga taong matulungin, kaya swerte ka dahil nagkaroon ka ng kaibigan na ganun. Masayahing sagot ng kanyang itay. Samantalang si Arnaldo naman ay nasa labas ng kwarto habang nagpapakain si Jenica sa tatay nito. Nakita niya ang isang doktor na papasok sa kwarto, kaya gumilid siya ng kaunti. Any findings on the patient, Doc? Napa-admit siya sa lugar nila pero ang sabi ay complicated ang sakit ng pasyente, kaya i-refer siya dito. Tanong ni Arnaldo. We run some tests at nakita naming may COPD, a chronic obstructive pulmonary disease o sakit sa baga ang pasyente, na nagpapahirap ng kanyang paghinga, at meron din siyang tuberculosis at kulang din sa bitamina ang kanyang buong katawan. As you can see, sobrang payat niya dahil nagsabay-sabay ang kanyang sakit. At bago ko makalimutan, may malaking bukol din siya sa batok na kailangang operahan. Kalmadong sagot ng doktor. May chance ba na gumaling pa siya? O kailangan naming dalhin sa ibang bansa? Tanong niya ulit at napapailing pa. Malaki ang chance na gumaling siya. Pero kailangan niyang ma-confine rito sa ospital ng matagal. Sagot ng doktor. Maraming salamat po, Dok. Nakangiti niyang sagot. You're welcome. Sabi nito at nagpaalam na papasok na sa loob upang i-check ulit ang pasyente. Maya-maya lang ay bumukas ang pintuan at lumabas si Jenica. Parang wala ito sa sarili nito. At ang lalim ng buntong hininga habang nakasandig sa dingding. Okay ka lang? Tanong niya. Ang dami palang sakit ni itay, kaya halos hindi na siya makabangon. Nako, buti sana kung maagapan pa. Napapailing na sagot nito. Bakit hindi? Masyadong powerful ang science, Jenica. Kaya magtiwala ka sa kakayahan ng mga doktor. Saad niya. Saan ko naman kukunin ang pambayad dito? Tanong nito. Wala ka bang tiwala sa akin? Dinala ko ba kayo rito para pabayaan man lang? Hindi ganun yun. May isang salita ako. Sagot niya at tinapik ito ang balikat. So maraming salamat, sir. Hindi ko makakaya ang lahat ng ito kung wala kayo. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Naiiling nitong sambit.
tsaka na magbayad kapag umaling na ang itay mo. At nakahanap ka na rin ng trabaho. Tsaka hindi ako kumpante na tinatawag mo kong sir. Arnaldo na lang, para masarap sa pakiramdam. Nakangiti niyang sagot. Sige po, paano ba yan? Hindi ako nakadalang ng damit para sa tatay ko. Malayo pa naman ang bahay namin. Kailangan pang bumiyahe para makauwi doon, sabi ni Jenica. Ako nang bahala doon. Basta magpahinga ka na lang muna dahil may pupuntahan pa ako, sagot niya. Sige, salamat ulit. Nakangiting sabi ng babae, tsaka pumasok ulit sa kwarto. Sa paglabas ni Arnaldo sa ospital ay nakatanggap siya ng tawag galing sa ama niya. Where are you? Tanong ng kaniyang ama sa kanilang linya. Nasa labas, may nasikaso lang, sagot niya. Pumunta ka rito sa bahay, may pag-uusapan tayo. Sabi nito, saka binaba ang tawag. Napapailing na lang siya habang nagpapatuloy sa paglabas ng ospital at pumasok agad sa kaniyang sasakyan. Bago siya magmaneho, ay tinawagan muna niya saglit ang kaniyang kapatid na si Sandy. Hello kuya, what's up? Tanong nito. Punta ka rito sa St. Joseph Hospital. May papagawa ko sa iyo. Sagot niya. Ha? Na-hospital ka? How come? Natataranta nitong tanong. Silly. Walang nangyaring masama sa akin. Dito na ako magpapaliwanag. Sagot niya. Okay, coming. Sabi nito, sa kabi na ba ang tawag? Hinintay niya ng ilang oras si Sandy bago siya umuwi sa bahay ng kaniyang ama. Anong meron kuya? Tanong nito at dumungaw sa bintana ng kotse niya pagdating nito. Sorry na istorbo ka pa yata. Hinging paumanhin niya. Okay lang. Hindi naman masyadong busy sa hotel. Sagot nito. Mabuti naman. May kaibigan akong nakakonfine dito. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Ibili mo sila ng damit at pagkain. Sabi niya, sabay bigay rito sa kaniyang credit card. Sige kuya, sagot ng kapatid. Lumabas na siya ng kotse at isinama ang kapatid sa loob ng ospital sakto namang lumabas ng kwarto si Jenica. Ang bilis mo naman bumalik. Saan ka galing? Nakangiting tanong nito. Hindi ba ako nakaalis? Itong kapatid ko muna ang bahala sa inyo rito, sagot niya. Salamat pero nakakahiya naman, sabi nito at tumingin kay Sandy. Walang problema sa akin yun, basta kaibigan ni kuya. Nakangiting sagot ng kapatid niya. Hinalikan niya sa buhok si Sandy bago lumabas ng ospital. Habang si Jenica naman ay nakatingin lang naman sa babae. Nahihiya siya rito, pero mukhang mabait naman. Hi, I'm Sandy. May babaeng kaibigan pala si Kuya Arnaldo. Bukod kay sabi ng babae na parang walang planong ituloy ang sasabihin. Ako naman si Jenica. Halika, pumasok ka muna sa loob. Ayaw niya rito. Saka na lang, may inuutos pa si Kuya sa akin eh. Babalik din naman ako rito mamaya. Nakangiti nitong sagot. Sige, sabi niya. Maya-maya lang ay nakasunod lang ang kaniyang tingin sa babaeng papalabas. Naisip niya na lika siguro sa pamilya nito ang mabait. Samantalang si Arnaldo naman ay nasa sala na ang kaniyang ama pagdating niya. Gaano katotoo itong nasagap kong chismis na hiwalay na kayong dalawa ni Sabrina? Tanong ng ama niya. Minsan naging tama din ang chismis, Papa. Nakaabot na pala sa inyo ang balita. Bakit? Itinawag ba niya sa inyo? Mapait niyang tanong. Hindi na importante kung saan namin nalaman, pero bakit? Ikakasal na kayo, diba? Bakit umabot pa sa hiwalayan ang lahat? Tanong nito. Iniwan niya ako at nakipaghiwalay na siya sa akin. Mabuti ba yun? Desisyon niya ang lahat at hindi man lang ako makapag-react. Sagot niya. So ano bang dahilan? Nababae ka ba? Tanong ng ama niya. Napatawa na lang si Arnaldo. Hindi na nga siya inayang umupo kanina ay niratrat na agad siya ng mga tanong. Tahimik lang ang misis nito sa tabi nito. Matagal nang hiwalay ang magulang niya noong maliliit pa lamang silang dalawa ni Sandy. Ngayong malalaki na sila at nasa tamang edad ay may kanya-kanya na silang buhay. At ang kanilang mama naman ay nag-migrate na sa States at matagal na silang hindi nakikita. Minsan na lang kung makausap niya ito dahil sa trabaho. Iniwan niya ako dahil hindi daw ako magkakaanak. Gustong gusto daw niyang magkaanak kami. Sino ba ang hindi? Pero hindi talaga mapipilit kapag hindi pa tamang oras.
pero since matagal na kami at hindi pa kami nagkakaanak, so I address myself as a barren. Kaya wala akong magagawa. Kibit balikat niyang sagot. Wala sa pamilya natin ang baog, Arnaldo. Suyuin mo siya. Para naman magkabalikan kayong dalawa. Utos ng papa niya. Siya ang nang iwan. At ako ang iniwanan niya. Kaya bakit ko pa siya susuyuin? Nakakapagod din naman. Kung mahal pa niya ako, ay siya ang magkukusang babalik sa akin. And I want to tell you, Papa, na hindi din naman ninyo sinuyo si Mama nung umalis siya, diba? Instead, nag-file ka ng divorce at nagpakasal sa iba. Ganun na lang din siguro ang gagawin ko. Nakangisi niyang sagot, sabay alis at lumabas ng bahay. Hindi pa tayo tapos, Arnaldo! Bumalik rito! Tawag pa nito, ngunit hindi na siya nag-abala pang bumalik. Hindi siya gago. Siya na nga ang iniwan. Siya pa ang manunuyo. Kalokohan. Saka naman tumunog ang kaniyang cellphone at nakatanggap siya ng mensahe galing kay Sandy na magkikita silang dalawa sa isang club ngayong gabi. Saan ka galing, kuya? Tanong nito paglapit niya. Nasa counter kasi ito pagpasok niya sa loob. Sa bahay ni Papa, may pinag-uusapan lang kaming dalawa. Sagot niya. Ano naman yun? Tanong nito at binigyan siya ng isang bote ng beer. Hindi naman importante masyado. Sagot niya at tinungga ang hawak na bote. Nagawa ko na pala yung iniutos mo sa akin. Ang akala ko naman ay lalaki ang kaibigan mo. What if malaman ni Ate Sabrina? Magselos pa yun. Mag-away kayo. Saad ni Sandy dahilan para mapahalakak siya. Ba't ka natatawa, kuya? Wala namang joke sa sinabi ko, ah. Naiiling na sambit nito. Wala nang magagalit o magsiselos. Nag-iwalay na kaming dalawa. Sagot niya. Ha? Pero bakit? Ikakasal na dapat kayong dalawa, di ba? Gulat na tanong ng kapatid. Desisyon niya dahil hindi ako magkakaanak, eh. Sagot niya. Isyo ba talaga ang ganun? Paano na lang ang pagmamahalan yung dalawa? Mga panahong magkasama kayo. Naku naman, marami namang paraan. Pumunta na ba kayo sa doktor? Hindi option ang paghihiwalay sa ganong bagay. Hindi ako doktor, kuya. Pero bakit sa'yo lang niya ibinunto ng sisi niya? Siya ba ay siguradong magkakaanak? Baka sa kanya ang problema. Wika ni Sandy, sabay inom din ng beer. Sandy makes sense. Pero wala na siyang panahon para alamin dahil nasaktan na ang damdamin niya. Maybe we're not meant for each other. Pero masakit kasi. Sagot niya. Makaka-move on ka rin, kuya. Trust me. Sabi nito at tinapik ang kaniyang balikat. Habang si Jenica naman ay binibihisan ang kaniyang tatay, kaka-opera lang nito kanina sa bukol na nasa batok nito kaya hindi pa nagigising hanggang ngayon. Siguro dahil sa gamot na itinurok dito. Nang matapos siya sa ginagawa, ay tsaka naman bumukas ang pintuan. Ang akala niya ay nurse o doktor ang pumasok. Pero nagulat siya nang makitang si Arnaldo. Pwede ba tayong mag-usap? Nakangiti nitong sabi habang nakasandig sa dingding. Alam niyang lasing ang lalaki dahil pumupungay na ang mata nito habang nakatingin sa kanya. Lasing ka ba? Bakit nagpunta ka pa talaga rito? Tanong niya at nilapitan nito. Kaya lang, bigla siya nitong niyakap ng sobrang higpit na halos hindi siya makahinga. Pero mas nagulat siya sa ibinulong nito sa kaniyang tainga. I love you. Parang nag-akyatan ang lahat ng dugo sa katawan ni Jenica sa kaniyang ulo. Ngayon lang niya narinig ang ganitong salita na galing sa ibang tao. Masyadong comforting na lahat ng alalahanin niya sa buhay ay nawala ang bigla. Pero mahirap paniwalaan dahil alam niyang lasing ito ngayon. Tama na, magpahinga ka na muna. Umuwi ka na sa inyo. Pagtataboy niya rito. No, hindi ako uuwi. I wanted to stay here with you. Sagot nito na may halong paglalambing. May magagawa pa ba ako, eh? Nandito ka na? Sabi niya. Walang nagawa si Jenica kundi pinahiga niya ito sa isang folding bed na inuukupan niya. Ngayon parang lumalabas na dalawa ang binabantayan niya, isang may sakit at isang lasing. Habang si Arnaldo naman ay nagising ng makaramdam ng pagkangalay, bigla siyang napabangon
nang makita ang puti na kisame. Kumusta ang pakiramdam mo? Nasabi sa akin ni Jenica na lasing ka raw na pumunta rito kagabi. Nakangiting tanong ng matanda habang nakatingin ito sa kanya. Bigla siyang nahiya. Lasing siya kagabi at dito niya naisipang pumunta pero bibisita lang naman sana siya pero nakikitulog pa siya. Okay na po, napasobra lang ng inom. Naiiling niyang sagot. Lumabas lang saglit si Jenica. Pabalik na rin yun ngayon. Nakangiting sabi nito na maghaan ang bukas na mukha. Kamusta nga po pala kayo? Mukhang okay na ang pakiramdam niyo ah, tanong niya. Oo, parang lahat ng sakit ko sa katawan ay nag-alisan lahat. Maraming salamat sa tulong mo ah, masayang sagot ng matanda. Wala nga naman po yun, ang importante ay gumaling ka. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman ni Jenica sa kalagayan ninyo noon. At ayaw ko namang makita na ganun siya, na nasasaktan, sabi niya. Salamat na rin dahil naging importante para sa iyo ang anak ko. Iba din naman ang magmahalang batang iyon sa mga taong nagpakita ng kabaitan sa kanya. Sana magtagal ang pagkakaibigan yung dalawa. Hindi naman kasi yun madaldal, kaya ikaw pa lang ang nagiging kaibigan niya. Sa lugar namin, wala yung kabarkada ng mga kababaihan. Pagkukwento nito habang nakangiti, napabuntong hininga na lang si Arnaldo. Mabuti pa nga ang mga ito, masyadong thankful sa mga naitutulong niya. Pero ang kaniyang ex-wife ay hindi man lang na-appreciate yung pagmamahal niya rito at nagawa pa talaga siyang iwanan. Sa kabilang banda, ay sumakay ng taxi si Jenica papunta sa bahay ni Sandy. May sasabihin daw kasi ito sa kanya kaya pinuntahan na lang niya, baka kasi importante. Nandoon naman si Arnaldo para magbantay saglit sa tatay niya. Pagka-doorbell niya ay agad namang bumukas ang gate at ang nakangiti na si Sandy ang nakita niya. Good morning, Jenica. Come in. Nakangiting sabi nito at nilakihan ang bukas ng gate. Busy ka ba? Baka nakakaistorbo ko sa'yo, tanong niya at sumunod dito. Hindi naman masyado. Kanina pa ako gising. Buti na lang nakapunta ka. May nagbabantay naman siguro sa tatay mo sa ospital, tanong nito. Nandoon naman ang kuya mo. Nandoon nakatulog sa kalasingan. Hindi siguro alam kung paano ang pauwi sa bahay niya, natatawa niyang sabi. Really? Nagbantay ka ng lasing kagabi? Hindi makapaniwalang saad ni Sandy. Ano pa nga ba? Nakangiti niyang sagot. Nakakahiya si kuya. Ginawa pang bahay ang ospital, sambit nito. At nakapanghigik-hik pa. Naku, okay lang yun. Siya nga pala, yung tungkol sa nabanggit mo ang ipinunta ko rito, sagot niya. Oo. Ikaw na ang papalit sa nababakanting slot for hotel staff. Magdadagdag kasi kami every month kung may magre-resign. And my brother didn't know this. Sorpresahin mo na lang siya, nakangiting sambit ni Sandy. Salamat, Sandy. Malaking bagay na ito para sa akin na makapagtrabaho na ako para sa amin ni tatay. Iniiwasan ko na mangyari ay ang magkasakit siya ulit. Sobrang hirap para sa anak na mag-struggle ang tatay nila. Madilim na nga kami dahil matagal na napundi ang ilaw ng tahanan namin, sabi niya. I understand you. Bawat tao may kanya-kanyang pinagdadaanan. While us, matagal nang sira ang tahanan na meron kami. Since my parents broke up and separate ways, my father married again samantalang ang mama namin ay nag-migrate na sa ibang bansa. Maybe, nag-asawa na din yun, pero tumatapang ako dahil sa kuya ko. Dahil palagi siyang nandyan para sa akin. Siya ang lahat sa buhay ko ngayon. Maswerte ka pa rin, Jenica, dahil ramdam ko ang pagmamahal ng tatay mo sa'yo. Pero kami, ayaw ko na lang magsalita. Nakangiti nitong sagot, mas lamang ang lungkot. I'm sorry, sabi niya sabay hawak sa kamay nito. Bakit ba naman kasi ganito? Hindi tayo pwedeng magdrama. Happy lang dapat, natatawang saad nito. Oo nga eh. Sandy, baka pwedeng kapag nakalabas na ng ospital si tatay bago ako pumasok ha, sabi niya. Oo naman, nakikita ko namang papagaling na siya, sambit ng babae. Salamat ulit, Sandy. Hindi na ako magtatagal ha. Walang magbabantay kay tatay doon, paalam niya. Ingat ka, pahabol nitong sabi. Tumango naman siya at naglakad palabas ng gate. Mabuti na lang binigyan siya ng pera ni Sandy
noong bumili ito ng mga damit para sa kanila. Nakakahiya nga eh. Pero nagpapasalamat na lang siya kasi sabi ng ilan, bawal tumanggi si Gracia. "Saan ka galing?" tanong ni Arnaldo pagdating niya sa ospital. "May pinuntahan lang ako," sabi niya. "Ah, okay. Pauwi na ako. At saka, nakikita kong gumaling na ang tatay mo. Konting stain na lang niya dito. Pwede na siyang umuwi," sabi nito. "Oo nga eh. Nagpapasalamat talaga ako na unti-unti na siyang gumagaling." Nakangiti niyang sambit. "Hindi na ako magtatagal, Jenica. Marami pa akong naiwan ng trabaho." Paalam nito at umalis na. "Ingat ka, Arnaldo." Pahabol niyang sabi rito. "Thank you." Sagot nito at kumakaway pa. Isang buwan na ang nakalipas ay nakalabas na ng ospital ang tatay ni Jenica at tuwang-tuwa siya dahil nakapag-umpisa na siya sa pagtatrabaho sa hotel. Pero nalungkot siya ng kaunti dahil ilang araw nang hindi dumadalaw si Arnaldo, makakalabas na lang sila rito pero hindi pa rin ito nagpapakita. "Naayos ko ng lahat, Jenica. Makakauwi na kayo at saka wala si kuya ngayon. May business trip abroad pero wala namang problema dahil nasa akin ang credit card niya. Let's go." Nakangiti nitong sambit. "Maraming salamat, Sandy. Nagtsatsaga ka talaga sa amin. Hindi ko alam kung bakit ginagawa mo ang lahat ng ito para sa amin ni tatay," sagot niya at niyakap ang babae. "Walang anuman. Siyempre kung kaibigan ni kuya, kaibigan ko na rin. Sobrang saya dahil may nag-iisang mapagkakatiwala ang kaibigan na ako," sabi nito at inaalalayan ang tatay niya palabas ng ospital. "Ibig sabihin, maldita ka dahil wala kang kaibigan?" nakangisi niyang tanong. "Hindi ah, sadyang hindi lang ako friendly," naiiling na sagot ni Sandy. Makalipas ang ilang oras, sumakay na sila ng sasakyan ni Sandy. "Hindi ka ba busy ngayon? Nag-abala ka pa talagang sunduin kami?" nahihiya niyang tanong. "Supervisor ako ng hotel, kaya okay lang kami. Marami namang staff doon na maiiwan. Supposedly si kuya talaga ang susundo dapat pero wala naman siya, kaya ako na lang," sagot naman ito. "Salamat talaga sa inyo," sabi ni Jenica. "Tama na ang pasasalamat, uy. Kotang-kota na ako," natatawang sambit ng babae. Sinabi niya agad rito kung saan sila ihahatid. Kaya narating nila ang bahay makalipas ang ilang oras. Dali-dali siyang lumabas upang tulungan ang kaniyang tatay na makababa ng kotse. "Paano ba yan? Hindi na muna ako sasama sa loob. Next time na lang baka wala na akong sasahurin ito," natatawang paalam ni Sandy. "Dalaw ka paminsan-minsan, iha," nakangiting sabi ng tatay niya. "Opo," sagot nito saka pumasok na ng kotse at nagmaneho palayo. Dahan-dahan lang silang naglalakad sa eskinita papunta sa bahay nila. Umaga pa kaya maraming nakatambay sa daanan. Pero parang walang pakialam ang mga kapitbahay nila rito. Kaya hindi na rin nalang nila pinansin. "Okay ka lang ba, tay?" tanong niya habang papasok sila ng bahay. Naisip niya na kapag nakasahod siya sa isang buwan, ay bahay nila ang una niyang ipapaayos. Masyadong luma na kasi ang mga bubong na yero. Tapos, yung dingding ay butas-butas na. "Oh anak, sobrang gaano ng pakiramdam ko," masayang sagot ng tatay niya. "Mabuti naman, dahil magmula bukas, ay papasok na ako sa trabaho at ang gusto ko ay dito na lang kayo pipirmi sa bahay at ako na maghahanap buhay para hindi ka na magkakasakit," sabi niya. "Salamat naman at nakahanap ka na ng trabaho," nakangiting sagot nito. "Sa hotel nila Arnaldo at Sandy, direct hiring yun kaya wala nang maraming tanong. Nagpapasalamat na nga lang ako dahil nilubos-lubos na nila ang pagtulong sa atin," sabi ni Jenica. "Oo nga eh. Kung hindi dahil sa kanila ay patay na siguro ako ngayon. Kaya dito na lang ako sa bahay kaya ko pa namang magluto," saad ng tatay niya. "Oo naman. At saka iwasan ninyo ang pagkarga ng mabibigat. Baka mabinat kayo," paalala niya rito. Pumasok muna siya saglit sa kwarto at inayos ang katre na hihigaan ng tatay niya. Inalis niya ang kumot na nagamit na at saka punda ng unan. Isang buwan na din itong hindi nagamit kaya marami na sigurong alikabok, idagdag pang sira ang bahay nila. "Dito na muna kayo sa kwarto magpapahinga, tay. Mag-ahanap lang muna ako ng pwedeng makain natin ngayon," sabi ni Jenica at tinulungan
na makahiga ang kanyang ama sa katre. Mag-iingat ka anak, wika ng tatay niya. Sa kabilang banda naman ay kararating lang ni Arnaldo galing ibang bansa. Dumiretso siya sa hotel imbis na sa bahay niya. Ayaw niyang magpirmi doon dahil maaalala na naman niya si Sabrina. Pero unti-unti na siyang nakaka-move on sa babaeng yun. Tuluyan na talaga siyang iniwan dahil kahit isang tawag ay wala siyang natanggap galing rito. Sobrang sakla pero magiging okay din ang lahat. Nasaan ka? Tanong niya kay Sandy nang tawagan niya ito. Nandito sa hotel, sagot ng kapatid. Magpadala ka ng staff rito please. I want to stay here for a night, sabi niya. Nasaan ka? Nakabalik ka na ba? Tanong nito. Yeah. Ngayon lang. At sobrang pagod na ako sa biyahe. Kaya bilisan mo. Sagot niya at nilapag ang dalang bagahe and locked the door. Okay, pero nasaan yung pasalubong ko? Tanong nito. Hindi ka na bata para manghingi ng pasalubong, Sandy. As far as I remember, nasa iyo pa ang credit card ko. Siguro ubos na ang laman nun. Sagot niya. Hindi ah, marami pa ang natira. Alam mo namang pabayaan ko ang kaibigan mo. Sabi nito na alam niyang nakataas na ang kilay ngayon. Okay, kamusta na nga pala sila? Tanong niya. Nasa bahay na nila. You can visit them if you want. Sagot ng kapatid. Of course I will. Sige na, hihintayin ko ang staff rito. Magsha-shower muna ako. Paalam niya. Okay, bye. Sambit nito sa kapinuto lang tawag. Nilak muna ni Arnaldo ang pinto sa kahinubadang damit at pumasok sa shower room. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakatapis na ng tuwalya ang kaniyang baywang. Lumapit siya sa pinto nang marinig niya ang mahihinang katok. Pagbukas niya ay nagulat siya sa nakita niya. Hi, Jenica at your service. Nakangiting sabi ng babae. What are you doing here? Why are you wearing that? Gulat niyang tanong. Dito ako nagtatrabaho. Nakangiti nitong sagot na pumasok na sa loob bit-bit ang beddings pati kumot. Talaga? Bakit hindi ko alam? Tanong niya habang nakasunod rito. Kaysa hindi ako nag-apply, since kulang naman daw ng staff rito at kailangan ko rin ng trabaho. Tsaka sabi niya, wag ko na daw muna sabihin sa'yo, isurpresa na lang daw kita. Nakangiting sagot nito. I'm really surprised. Sinong nagbabantay sa tatay mo? Tanong niya. Mag-isa lang siya doon at saka binilhan ko ng makakain niya para hindi na muna siya magluto sa ngayon. Sagot nito, mabuti naman. Sabi niya at kumuha ng damit sa kaniyang backpack na dala. Ayan, tapos na. Pwede ka nang magpahinga. Nakangiti nitong samit at gumilid habang nakatingin sa kanya. Napangiwi na lang siya nang maramdaman ang sakit ng kaniyang baywang pagsuot niya ng damit. Okay ka lang? May masakit pa sa'yo? Tanong nito. Biglang sumakit ang baywang ko. Bumaloktot yata ang mga ugat. Sagot niya. Isinuot din niya agad ang kaniyang undergarments at sinunod ang bit-bit na pajama. Gusto mo bang imasahe kita? Para naman gumaan ang paharamdam mo kahit napapano. Sabi nito, nagpatigil sa kanya. Napaka-awkward naman kung papayag siya pero ito naman, nag-o-offer. At wala namang mali siya sa pagitan nilang dalawa. Huwag na. Hindi naman sobrang masakit. Naiiling niyang sagot. Sige na, halika na. Mabilisan lang ito, baka mapaalis ako sa trabaho kapag nagtagal ako rito at hindi ako nakita doon sa ibaba. Sabi ni Jenica, sabay hila sa kanya at pinadapa siya sa kama. Gusto niyang sabihin rito na siya naman ang may-ari kaya pwede itong magstay sa loob ng matagal pero mas pinili na lang niyang manahimik. Okay lang talaga, Jenica. Itulog ko na lang ito, sagot niya. Ikaw nang maghubad ng damit mo, utos nito sa kanya. Kaya siya naman, kahit pilit pinipigilan ang offer ng babae, ay nagpupumulit pa rin ito. Para siyang takot mapalapit rito. Kung sanay naman siyang may nakahawak na babae sa kanya dahil matagal din silang nagsama ni Sabrina. Pero iba kasi si Jenica. Okay, tanging nasabi niya, tsaka hinubad ang dapat at bumalik sa pagkakadapa. Mas maganda ito kapag may pamahid na ilalagay. Talagang gagaling ang sakit ng katawan mo, sabi ni Jenica at sumayad na ang kamay nito sa kaniyang likuran. Kaya lang,
Bigla siyang napaigtad na parabang nakuryente siya sa mga hawak nito. "Hindi ako sanay gumamit ng ganun," sagot niya at bumalik sa pagkakadapa. "Sa amin ay uso yun, pampatanggal ng sakit ng kasukasuan," sabi nito at nagumpisa ng imasahe ang kanyang likod. Napapikit na lang siya sa bawat haplos ni Jenica sa kaniyang balat na may pagdiin. Aaminin man niya sa hindi ay nagugustuhan niya ang masahe nito, pero hindi pa rin mawala ang awkwardness na kanyang nararamdaman rito. "Malamig ba ang aircon? Bakit parang naiinitan ako?" tanong niya at napahagat labi pa. Bigla kasi siyang nakaramdam ng pagkaalinsangan nang maramdamang sumayad ang balat ng babae sa kanya. "Sobrang lamig na nga. Gusto mo bang i-adjust ko? Paano ba?" sambit nito. Napailing na lang si Arnaldo. Gusto niyang patigilin si Jenica sa kanyang ginagawa dahil baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. "Hindi na. Pwede na. Nawala ng sakit," sagot niya. "Hindi pa ako tapos. Mamasahin ko pa ang dibdib mo," inosente nitong sabi. Kung alam lang ng babaeng ito ang nararamdaman niya, ay piniguradong tatakbo ito sa gulat. "I'm fine, Jenica. Magpahinga muna ako. At ikaw din," sagot niya at bumangon sa kama at isinuot ulit ang hinubad na damit. "Okay, kung may kailangan ka pa ay nasa ibaba lang ako," nakangiti nitong sabi. "Sure, thank you," sagot niya. Pagkasara ng babae ng pintuan ay napakamot na lang siya sa kanyang batok. Parang may bahagi sa isip niya ang nanghinayang na agad lumabas si Jenica. Gusto pa niyang makausap ito ng matagal. "Saka na lang, may panahon pa naman." Habang si Jenica naman ay napakunot ang noo nang maisip na parang ayaw siyang makita ni Arnaldo kasi hindi pa nga siya tapos sa pagmamasahe rito at ipinagtabuyan na siya nito paalis. "Kamusta si kuya? May pasalubong ba sa'yo?" tanong ni Sandy pagbaba niya. "Wala. Hindi mahilig magregalo ang lalaki, Sandy. Kaya masanay ka na sa kapatid mo. At saka, kung gusto mong may pasalubong araw-araw, ay magjowa ka na kasi," nakangiti niyang sagot rito. "Mas masarap maging single, di ba?" nakangising sabi nito habang nakatingin sa kanya. "Hindi ko alam," naiiling niyang sambit na naupo sa sofa. "Siya nga pala, hindi ka naka-experience makipagrelasyon dati? Ilang taon ka na ba?" tanong ni Sandy. Napangisi na lang sa isip si Jenica. Sa hirap ng buhay, halos wala na nga silang makain, ay maisip pa talaga niya na makipagrelasyon? Dagdag lang sa hirap ng buhay. "Mahirap ang buhay, kaya wala talaga. At saka, 29 na ako," nakangiti niyang sagot. "Alam mo, maganda ka. You should try dating someone para naman maging makulay ang buhay mo. Or, tayong dalawa na lang ang mag-boyfriend hunting," natatawang sabi nito. "Loka, baka madisgrasya tayo niyan sa ginagawa mo," napailing niyang sagot. "Hindi naman, syempre hahanap naman tayo ng matitino," sambit ni Sandy. Wala pa sa isip ni Jenica ang makikipagrelasyon. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Sa kanilang dalawa ng kanyang tatay. Wala pa nga silang bahay eh. Sobrang taghirap talaga sa kanila pero alam niyang unti-unti na silang nakabangon. "Saka na lang, kapag okay na ang lahat, hindi ko naman isinasara ang posibilidad na magkaroon ng ganon pero masyado pang maaga," nakangiti niyang sabi. "Of course, alam ko naman yun," sagot nito. Bandang hapon ay nagbihis na siya ng damit at dinala niya ang kaniyang uniforme at isinilid sa paper bag. Lalabhan niya ito ngayong pag-uwi niya. "Uwi ka na, Jenica?" tanong ni Sandy nang maabutan siya nito. "Oo, hindi ako pwedeng magtagal ng sobra. Mag-isa lang kasi si tatay doon," sagot niya. "Teka lang, may bibigay ako sa'yo," nakangiti nitong sabi at binigay sa kanya ang isang sobre. "Ano ito, Sandy?" tanong niya habang nakakunot ang noo. "Pang-grocery niya yan habang wala pang sahod. Matagal pa yun kaya bibigyan na muna kita," nakangiting sagot nito. "Hindi na, ang dami mo nang naibigay, kaya hindi ko na matatanggap ito," naiiling niyang sambit at akmang isasauli ang sobrang hawak. "Sige, natanggapin mo na," sagot ni Sandy. "Salamat," nakangiting sabi niya, saka niyakap ito. Maya-maya,
ay nag-abang muna siya ng taxi at nagpahatid sa syudad. Mag-grocery muna siya bago umuwi. Bumili na rin siya ng 2 sako ng bigas para matagal maubos at makakasahod pa siya sa susunod na buwan. "Kumusta, Tay?" tanong ni Jenica pagdating niya sa kanilang bahay. "Okay lang, anak. Lumabas lang ako kanina dyan. Dyan sa tapat ng bahay. Nagpahinga lang ako," sagot ng tatay niya. "Mabuti naman. Mag-igi yung gumaling na talaga kayo ng tuluyan," sambit niya at nilapag ang bitbit na karton. Nagpatulong na din siya sa taxi driver na kargahin papasok ng bahay ang kanyang biniling bigas. "Ang dami naman ang pinamili mo, anak. Para ka nang magtitinda niyan," tanong ng tatay niya. "Sinadya ko talaga ito para matagal maubos. Kasi naman matagal pa ang sahuran at saka hindi yata pwedeng mag-cash advance kasi bago pa lang ako sa trabaho. At saka para na rin sa iyo ang lahat ng ito. May gatas akong binili para lumusog ka at hindi ka magkakasakit," nakangiti niyang sagot. "Maraming salamat, anak. Hindi ka naman obligado na alagaan ako eh," sabi ng tatay niya. "Lahat ng anak ay obligadong alagaan ang magulang nila. Mawawala ang sakripisyo ng magulang para sa anak nung maliliit pa ang mga ito. Kung sa ganitong paraan ay hindi kayang alagaan ng anak ang magulang nila kapag dumating sa puntong tatanda na sila. Dahil para sa akin, ikaw ang buhay ko. Hindi ako magiging ganito eh, kung hindi dahil sa inyo," madamdamin niyang sagot. "Nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng mabuting anak," masayang sabi ng tatay niya. "Dapat lang. Mabuti na lang nagkaanak ka pa ng isa. Kung wala, kawawa ka talaga," pagbibiro niya rito. "Oo nga eh," natatawang sagot nito. "Teka lang nga, ipagluluto ko lang kayo ng ulam," paalam niya. "Sige, anak." Sang-ayon nito. Pagpasok niya sa kusina nila ay napangiwi siya sa nakita. Maraming alikabok at nahulog pang bubong ng yero. "Anong nangyari dito, Tay?" tanong niya. Saka tumingala sa itaas at kitang-kita na niya ang kalangitan. "Nahulog na sa sobrang kalumaan. Narinig ko na lang yan kanina na bumagsak," sagot ng tatay niya. "Masyado nang luma kasi ito, kailangan na talagang palitan. Bukas ay bibili siguro tayo ng yero. May kaunti pa naman akong perang naitabi," sabi niya habang inaalis ang bubong na yero at nilinisan ang buong kusina. "Oo nga eh. Kaya nasira na talaga. Dati yung kapitbahay natin ilang beses na nag-aayos ng bahay. Pero tayo ay wala talaga. Kahit anong pagtatrabaho ang gawin ko ay hindi talaga kakasya sa budget natin," naiiling na sagot ng tatay niya. "Unti-untiin lang natin. Magkakabahay din tayo, Tay," nakangiting sabi niya. Nagluto na siya agad para makakain na silang mag-ama at makapagpahinga ng maaga. Kinabukasan, 5 pa lang ng umaga ay nagising na si Jenica. Pagkalabas niya ng kanyang kwarto ay nagluto agad siya para sa agahan nilang 2 ng tatay niya. Hindi siya pwedeng malate kahit kaibigan siya ng may-ari. "Alis na po ako, Tay. Kapag nagugutom ka ay kumain ka na lang dahil tapos na akong magluto ng agahan," paalam niya bandang 7:30 ng umaga. "Mag-ingat ka, Jenica," sagot nito. Nasa loob pa ng kwarto ang kanyang tatay. Sobrang aga pa kasi kaya hindi pa ito bumabangon. "Ingat rin kayo rito, Tay," sabi niya. Saka lumabas ng bahay at isinara ang pinto. Naglalakad na siya ngayon sa eskinita, palabas ng kanto. Sakto namang may dumaang taxi kaya pumara siya agad. "Pasakay po," nakangiti niyang sabi sa driver saka binuksan ng pinto at pumasok sa loob. Salitan kasi sila ng duty sa hotel. Siya ang pang-umaga dahil sinadya niyang piliin yun para may makasama ang tatay niya sa gabi. May panggabi naman dahil 24 hours open naman at minsan daw may mag-check-in ng hating gabi. Sa kabilang banda naman ay kalalabas lang ni Arnaldo sa hotel. Sobrang maaga pa kaya hindi pa niya nakita ang kapatid na si Sandy at si Jenica na pumasok. "Bakit ba, kuya? Natutulog pa ako eh." Reklamo nitong tanong na may inis sa boses nang tawagan niya ito. "Bumangon ka na. Paano ka mapopromote niyan kung tamad kang empleyado?" utos niya. "Seriously, kuya? Wala akong planong mapromote," sagot nito. "Ikaw bahala. By the way, nasaan ka natutulog ngayon?" balik niyang tanong rito.
Nasaan pa nga ba? Hindi, sa bahay ko. Ikaw lang naman itong ayaw umuwi sa bahay mo. Paano ka makaka-move on yan kung ayaw mong maalala ang mga nakaraan ninyo? Sagot nito. Whatever. Sabi niya, saka binaba ang tawag. Pumasok muna siya saglit sa restaurant upang kumain dahil bigla siyang nagutom. Balak niyang pumunta sa bahay ni Jenica at sunduin ito. Magandang umaga, Tay. Nakangiti niyang bati sa matanda nang lumabas ito ng bahay. Pagdating niya, makalipas ang ilang oras. Magandang umaga din naman. Ikaw pala yan. Halika rito, pasok ka, Arnaldo. Masayang sabi nito. Sumunod naman siya rito pagpasok sa bahay. Pumasok na ba sa trabaho si Jenica? Tanong niya. Kanina pa, hindi na kayo nagpang-abot. May kailangan ka ba sa kanya? Tanong nito. Wala naman po. Bumisita lang ako rito sa inyo. Sabi niya. Kumain ka na ba? Katatapos ko lang kumain kanina. Tanong nito. Opo. Dumaan ako saglit sa restaurant bago pumunta rito. Sagot niya. Maya-maya lang. Bigla siyang napatayo nang marinig niyang parang may bumagsak ng sobrang lakas. Ano yun? Tanong niya. Ah, yung bubong na naman ang bumagsak siguro. Kahapon ay sa kusina banda. Sagot ng matanda at pumasok sa isang kwarto. Sumunod naman siya rito at nakita niyang bubong nga talaga ang bumagsak. Kita na ang langit nang tumingala siya. Matagal na ba itong bahay niyo, Tay? Tanong niya. Oo. Wala pang panahon para ayusin. Nagsisimula pa lang sa trabaho si Jenica. Pero sabi niya, ipapaayos daw niya ito kapag nagkasahod siya sa susunod na buwan. Sagot nito. Ano bang gusto niyong bahay? Tanong niya. Yung simple lang naman na hindi gaanong malaki. Sagot ni tatay. Sa inyo naman siguro itong lote, ano? Baka kapag nagpagawa ka ng bagong bahay ay papaalisin kayo rito. Aba, sayang naman. Sabi niya. Oo, nabili ko to dati sa murang halaga. Sagot nito. Sagot ko na ang pabahay para sa inyo, Tay. Ang maganda mong gawin ay mag-relax na lang. At saka ang ipapagawa natin ay yung semento na. Para kahit ilang taon na ang lilipas, ay hindi masisira. Ano sa tingin mo? Tanong niya. Okay sana, pero mahal ang ganong bahay. Sagot nito. Ako na ho ang bahala sa gastos. Kung papayag ka ay bibili agad tayo ngayon ng materyales at maghahanap ng mga panday. Pero kailangan muna nating tingnan kung hanggang saan ang lote ninyo. Baka mamaya lumagpas pa pala tayo. Sabi niya. Sige, lalagyan natin ng lubid paikot sa buong bahay. Sang-ayon ng matanda. Makalipas ang ilang minuto ay bumabiyahe na sila papuntang syudad at sinama niya si Tatay Roque. Hindi naman siguro magagalit si Jenica nito, Tay. Ano sa tingin ninyo? Tanong niya. Kausapin mo lang. Mabait naman ang batang yun. Nakangiting sagot ng matanda. Baka kasi magalit si Jenica at awayin siya dahil masyado siyang nakikialam sa buhay ng mga ito. Habang si Jenica naman ay halos lumubog sa kinatatayuan dahil sa maruming beddings na nailagay niya sa kama ng customers nila dahil hindi niya kasi nakita kanina nung dala pa niya. Nagbabayad kami ng maayos. Tapos ganito karumi ang papahigaan ninyo sa amin? Anong klaseng hotel ito? Nagsisisi ako kung bakit nag-check-in kami sa lugar na ito. Malditang sabi ng babae na halos sampalin na siya sa sobrang inis. Sorry po ma'am. Hindi ko po nakita. Hinging paumanhin niya habang nakayuko. Nakakagat labi na lang siya. Nagkataon pa talagang wala si Sandy ngayon. Anong rason yan? Hindi mo nakita o sadyang tanga ka lang talaga? Sagot nito na parang gusto na siyang dakmain. That's enough, Lorene. She's done saying sorry. Let's go. Sabi ng mister nito na nakalabas lang ng kwarto at inakay ang babae palayo sa kanya. Nakahinga naman siya ng maluwag nang mawala ang mga ito sa paningin niya. Galit na galit siya sa babae at wala itong karapatang sabihin sa kanya na tanga siya. Badang hapon ay nagmamadali siyang lumabas ng hotel nang mag-uwian na. Inis na inis pa rin siya dahil sa nangyari kanina. Anong mga yan, Tay? Tanong niya pagdating sa bahay. May nakita kasi siyang maraming buhangin at graba na nakalagay sa harap ng bahay nila. Binili yan ni Arnaldo. Nagpresenta kasi siyang ipagawa ang bahay natin dahil bumagsak ang bubong ng kwarto ko kanina. Sagot ng tatay niya. Ano? At pumayag naman kayo, Tay. Tama na yung tulong niya sa pagpapa-ospital mo. Pero itong bahay natin nakakahiya naman.
kung siya pa rin ang gagastos rito? Nagde-desisyon ka na naman ang hindi sinasabi sa akin. Mainis sa boses niyang sabi sa ama. Saka naman dumating si Arnaldo. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya, pero hindi man lang niya sinuklian. Nadagdagan ang kanyang inis dahil sa nangyari kanina, dumagdag pa ang lalaking ito. Dumating ka na pala, Jenica. Sabi nito at naglakad papalapit sa kanya. Mag-usap tayong dalawa. Walang kangiting-ngiting sagot niya at hinila nito palabas ng eskinita. Bakit ka ba nanghihila? May problema ka ba? Tanong nito sa kanya. Ikaw ang problema ko. Bakit ka ba nagde-desisyon na hindi man lang ako tinanong? Papayag agad kasi yan si tatay eh. Galit niyang sagot. Ikakagalit mo ang pagmamagandang loob ko? Magkaibigan naman tayong dalawa ah. Mainis din sa boses na sambit nito. Ano ang kapalit niyang tulong mo sa amin? Tanong niya. Nakita niya kung paano kumunot ang noo ni Arnaldo sa tanong niya. What? Pinag-iisipan mo ko ng masama? Remember this, Jenica. Hindi ako hihingi ng kapalit kapag tutulong ako. Sagot nito at nag-walk out. Nakasunod lamang ang kaniyang mga tingin sa lalaking papasok ng kotse. Siya naman ay natigilan nang ma-realize ang nagawa. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok sa trabaho. Sakto namang pagpasok niya sa loob ng hotel ay nakita niyang nakaupo sa sofa si Arnaldo. At katabi nito si Sandy, pero hindi siya pinansin ng lalaki. Good morning, Jenica. Okay ka lang? Nalaman kong nangyari kahapon. Nakangiti nitong bulong sa kanya na para bang ayaw ipaalam sa kapatid nito ang nangyari. Oo, okay lang ako. Sagot naman niya at sinadyang magtagal para mapansin ito. Pero parang walang pakialam na nakatutok lang sa cellphone nito. Hanggang sa magkaakbay silang dalawa ni Sandy na umakyat sa opisina nito. Nag-away ba kayong dalawa ni kuya? Pansin kong hindi kanya pinansin kanina. Hindi naman siya dating ganyan sa iyo ah. Tanong ni Sandy. Hayaan mo na. Baka may pinagdadaanan lang ang kapatid mo. Sagot niya. Maliit na bagay lang naman yun kaya hindi na niya pwedeng sabihin pa sa babae. Sa bagay, kibit-balikat na sambit nito. Sa kabilang banda naman ay nakaupo lang si Arnaldo sa sofa at nagmamatsyag sa buong paligid. Si Jenica na nga ang may kasalanan, ito pa ang may ganang hindi pansinin. Okay ka lang kuya? Si Ate Sabrina na naman ba ang iniisip mo? Tanong ni Sandy at umupo ito sa tabi niya. I'm fine, bored lang ako rito. Sagot niya. Why don't you take a break? Magbakasyon ka muna, away from here. Sambit nito. Lalamunin lang siya ng lungkot kapag magbabakasyon siyang mag-isa. Saka naman pumasok sa isipan niya si Jenica. Nakakalungkot ang magbakasyon ng mag-isa. Naiilin niyang sagot. Isama mo si Jenica para may kasama kang magbakasyon. Swestyo ng kapatid dahilan para mapalingon siya rito. Papaya kaya yun? Tanong niya. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Nakangiting sagot ng kapatid sabay tapik sa kaniyang braso at umakyat na ng hagdan. Makalipas ang isang buwan ay hindi pa rin sila nagpapansin na dalawa. Pero tuloy pa rin ang pagpapagawa niya sa bahay ng mga ito. Sinasadya niyang pumunta sa bahay nito kapag nasa duty ang babae. Tanging si Tatay Rocky lang ang nandoon. Ganyan ka ba kung magtampo? Aabot talaga ng isang buwan? Narinig niyang sabi nito nang nakatalikod siya habang tumutulong sa pag-aalis ng dingding sa bahay ng mga ito. Ngayon pa lang kasi sila mag-uumpisa dahil umabot ng isang buwan sa paghahanap ng panday. Lumingon siya rito nang hindi nakangiti. What do you want me to react? Pinag-iisipan mo ko ng masama. Sagot niya. Sorry na. Sadyang masama lang ang timpla ko ng araw na yon. Sabi nito at hinawakan ang kaniyang kamay sabay ngiti sa kanya ng sobrang tamis. Natigilan naman siya ng makaramdam ng kuryenteng nanulay sa kaniyang kalamnan. Parang may paru-parong nagliparan sa kaniyang tiyan. Okay, I miss you. Sagot niya at niyakap niya ito ng mahigpit. Naramdaman niya na parang naligas sa kinatatayuan sa Jenica. Kaya bago pa ito makaramdam ng pagkailang ay binitawan na niya ito sabay sabing, pasensya na, nadala lang ako. Okay lang, kumusta naman kayo rito? Parang ginaganahan ka namang tumulong sa kanila. Tanong nito habang nakatingin sa buong paligid. Para mabilis matapos, para naman hindi kayo maabutan ng tag-ulan, sagot niya. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Nakangiti nitong sabi at lumingon sa kanya.
Hindi ako nagpapabayad. Pero kung sasamahan mo kong magbakasyon, ay bayad ka na sa lahat ng akala mong utang sa akin. Nakangiti niyang saad. Saad naman. May trabaho pa ako, baka tanggalin ako doon. Kakapasok ko lang. Nababahalang sagot nito. Natatawa na lang siya sa reaksyon ni Jenica. Relax. I own that hotel. Kaya okay lang na samahan mo ko. May trabaho ka pa namang babalikan. Nakangiti niyang sabi. Eh, bakit ako? Bakit hindi si Sandy ang yayain mo? Paano si tatay? Wala siyang makakasama rito sa bahay. Tanong nito. Hahanap tayo ng makakasama ng tatay mo. At syempre magpapaalam ka din sa kanya. Kung hindi papayag, eh wala tayong magagawa. Sagot ni Arnaldo. Okay, susubukan kong magpaalam. Sabi nito, sabay tango. Sa mga sumunod na araw ay paalis na silang dalawa ni Jenica para magbakasyon. Mabuti na lang nagpresenta si Sandy na ito muna ang magbabantay kay Tatay Roque habang wala ang anak. Hindi niya alam kung gusto lang talaga ng kapatid niya na mag-enjoy siya o gusto nitong ipare siya kay Jenica at makamove on from his past love. Are you okay? O sadyang na-miss mo lang ang tatay mo? Tanong niya rito dahil sa nakakabingi sa pagitan nilang dalawa. Oo, nasanay kasi akong magkasama kaming dalawa. Pero nakakahiya namang tumanggi sa'yo. Natatawa nitong sagot habang nakatingin sa bawat dinadaanan nila. Ganun? So napilitan ka lang sumama sa akin? Tanong niya at kinurot ang tagiliran nito. Ano ba? Nakikiliti ako dyan, sige ka. Kapag nabangga tayo, ilagot ka sa akin. Ayaw ko pang mamatay. Ang dami ko pang pangarap sa buhay. Seryoso nitong sagot. Silly, hindi tayo mababangga. Nag-iingat naman ako, sabi niya at bumalik na sa pagmamaneho. Pagdating nila sa isang beach resort, ay ginilid niya ang kotse papasok sa loob na may bubong para hindi mabasa ng ulan. Good morning, sir. Nakangiting bati ng babaeng staff habang papasok silang dalawa ni Jenica. Likewise, we rent 2 rooms. Nakangiti niyang sagot. I'm sorry, sir, but only 1 room left. Masyado ang daming nag-check-in ngayon, sambit ng babae. Kaya agad siyang napatingin kay Jenica. Pero wala naman itong pakialam dahil busy ito sa pagtingin sa buong paligid. Isang kwarto na lang daw ang natira. Kukunin pa ba natin? Tanong niya. Maybe the staff wondering kung ano nga ba talaga silang dalawa. Pero mas pilili na lang nitong manahimik at ngumiti. Yan na lang, sagot nito. Tumango na lang ang babae saka pinasunod silang dalawa rito at binuksan ang isang pinto para sa kanila. Thank you, miss, sabi niya. You're welcome, sir. Enjoy your stay, sagot nito at naglakad palayo sa kanila. Habang si Jenica naman ay pinapakiramdaman si Arnaldo. Ito ang unang beses na may nakasama siyang lalaki sa isang kwarto at hindi siya sanay na ganun pero nahihiya siyang magreklamo. Nagugutom ka ba? Malumanay nitong tanong sa kanya. Busog pa ako, sagot niya at nagdadalawang isip kung uupo ba o hindi sa kama. Maupo ka muna. Lalabas lang ako saglit. Paalam nito sa kanya. Naisip niya na ang bait ni Arnaldo. Napakaswerte ng babaeng magiging karelasyon nito. Hindi man lang nabanggit ni Sandy sa kanya kung may nobya na ang kapatid nito. Sa bagay, gwapo naman ang lalaki. Kaya napaka-imposibleng wala itong girlfriend. Nakahiga siya saglit nang maramdaman ang pagod sa naging biyahe nila. May kailangan ka? Agarang tanong niya ng magising saplos ni Arnaldo sa kaniyang pisngi. Bigla siyang napalayo rito ng kaunti. Wala naman. Natakot ba kita? Bala ko sanang gisingin ka at kakain na tayo. Kung gusto mong mag-swimming ay pwede naman. Natitilihang sagot nito at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Ano kayang problema ng lalaking yun? Saka naman niya naisip ang sinabi nito sa kanya sa ospital nang minsang malasing ito. Lumabas ka na dyan, Jenica. Tawag nito sa kanya sabay katok sa pinto. Susunod na. Sigaw niya, pabalik sa kabumaba ng kama. Ayaw niyang mahulog sa sweetness ng lalaki dahil alam niya na hindi pa niya gaanong kilala ang background nito. Kung iisiping mabuti, ay nakaka-inlove ang pinapakita nitong kabaitan. Pero ayaw niyang ma-misinterpret ang kilos nito. Ba't ba ang tagal mo? May inis na boses nitong sabi. Sorry, parang gusto ko pang humilata. Hinging paumanhin niya. Later na, pagkatapos natin kumain, okay? Sagot nito at hinawakan siya sa pisngi. Napalunok naman siya at nalilito sa ikinikilos ng lalaki. Hindi niya alam kung sweet ba ito sa lahat ng kaibigang babae nito.
Sawa ka na ba sa buhay mo kaya naisipan mong magpahangin? Tanong niya upang mawala ang kaba sa dibdib. Maybe, but I deserve a long break ngayon. Ngayon ko lang nagagawa ang mga ganito. Sagot nito at inakbayan siya papunta sa kainan ng resort. Iba pala talaga ang buhay mayaman, no? Sabi niya. Hindi kami mayaman, Jenica. Sadyang nakaraos lang sa buhay. Pinagsikapan kong mapalago ang pinamana ni Papa sa amin. Kaya naging ganito ang resulta. Sagot nito at pinaghila siya ng upuan sa kasya na upo. Masisipag kasi kayong dalawa ni Sandy. Nakangiti niyang sagot upang mawala ang tensyon sa kaniyang nararamdaman. Napapatingin siya sa ibang direksyon nang titigan siya ni Arnaldo. Kukuha na sana siya ng pinggan nang maiserve na ang pagkain nila nang pigilan siya nito. Ako na ang maghihimay ng pagkain para sa'yo, sabi nito at inagaw ang pinggan sa kanya. Pero hindi naman siya baldado para magpaalaga pa rito, kaya pinilit niyang agawin rito ang pinggan kaya nahawakan nito ang kaniyang kamay at nagkatitigan silang dalawa ng ilang minuto at bumaba ang tingin nito sa kaniyang labi kaya bago pa siya mawala sa tamang timing, ay siya na ang kusang bumitiw sa hawak nito sabay sabing, "Okay, salamat." Napainom siya ng tubig nang wala sa oras. Parang may kung ano sa titig ni Arnaldo na hindi niya ma-explain. Kumain na sila agad nang mabigay sa kanya ni Arnaldo ang plato na may lamang pagkain. At napansin niyang titig na titig sa kanya ito. May dumi ba sa mukha ko? Tanong niya. Sorry, sadyang ang ganda mo lang panoorin kumain. Sagot nito, napayuko na lang bigla si Jenica. Hindi kasi siya nagkaroon ng nobyo kahit noon kaya hindi niya alam ang ganitong mga gestures. Kaya hindi siya sanay. At tatay lang niya ang nagsasabi dati na maganda siya. Iba ka rin, no? Pati sa pagkain ko ay nagagandahan ka. Nakangiti niyang sambit upang mawala ang kanyang hiya. Yeah, I'm telling you the truth. Maganda ka talaga. Sagot nito. At tumitingin sa kanya habang ngumunguya parang ramdam niyang ginawa na siyang ulam nito. At siya naman ay halos hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Bandang gabi ay palakad-lakad lang sila sa buhangin habang nakikisalamuha sa dami ng mga tao. Ang lamig ng panahon pero hindi naman uulan. Sabi niya at tumingin sa buong dagat. Oo nga eh, gusto mo bang maligo? Ang lamig ng dagat ngayon. Para naman kahit papaano mawala naman ang libag mo sa katawan. Nakangisi nitong sagot habang nakatingin sa kanya. Natigilan naman siya bigla nang makita ang gwapo pala nito kung umiti. At gustong gusto niya ang tangos ng ilong nito at ang mata nitong mabibilog na bumagay sa maganda nitong pilik mata. Okay ka lang, Jenica? Nawala ka na yata sa kinatatayuan natin o sadyang nilamon ka na ng kagwapuhan ko? Nakangisi nitong sabi. Saka naman siya bumitaw sa pagkakatingin nito at naupo sa buhanginan at nilusong ang mga paa sa dagat. Sumunod naman ito at umupo sa tabi niya. Napausok siya nang kaunti nang maramdaman niyang dikit na dikit ito sa kanya. Anong gusto mo sa isang lalaki, Jenica? Tanong nito. Ha? Huh? Ano bang klaseng tanong yan? Sambit niya. Wala naman. Wala naman tayong mapag-usapan ngayon habang nagpapahangin tayo rito. Kaya tanungan na lang. You can ask me anything you want. Nakangiti nitong sabi. Simple lang. Yung mamahalin ako at responsable. Sa hirap ng buhay ngayon ay dapat may trabaho din naman. Kasi ayaw ko yung ako lang ang bubuhay sa kanya, sabi niya. Siyempre, given na yun na may trabaho dapat para may papakain sa pamilya kapag nagpakasal at gustong bumuo ng sariling pamilya. Sagot nito at tumingin sa malayo. Oo, ganun dapat. Sang-ayon niya, sabay tango. May tanong ako sa'yo, Jenica. Sabi ni Arnaldo. Ano yun? Tanong niya. Tumingin ito sa kanya kaya naman ay tumitig din. Gaano ba kaimportante sa'yo ang magkaroon ng anak? Paano kung nakapag-asawa ka ng isang baog in the near future at hindi ka niya mapibigyan ng anak kahit na kailan? Iwan mo ba siya? Tanong nito. Natigilan si Jenica. Nakita niyang may lambing sa mga mata ng lalaki. Alam niyang may pinagdadaanan ito sa buhay. Pero wala naman siya sa tamang lugar para magtanong. Alam mo, sa ngayon,
hindi pa sumagi sa isip ko ang magkaroon ng anak at mag-asawa. Gusto kong maayos muna ang buhay ng tatay ko, tsaka hindi ko pa nararanasan ang magmahal ng isang lalaki. At hindi pa ako nagkaka-boyfriend. At base sa napapansin ko sa ngayon ay, ang mga mag-asawang hindi binibiyayaan ng anak ay naghihiwalay. Pero may mga natira pa naman na kumakapit at lumalaban. Pero para sa akin, kung mahal ko ang isang tao, ay kaya kong tanggapin ang kakulangan sa kanya. Kasi naniniwala ako na may mga blessings naman na nahuhuli ng dating. Importante ang anak sa buhay ng mag-asawa. Pero hindi magiging rason yun para iwanan mo ang taong mahal mo dahil lang doon, sagot niya. Gumiti ito ng sobrang lapad, pero nakikita niyang hindi naman ito masaya. Sana lahat ng babae kagaya mo ng mindset. Sabi nito, bakit? May issue ka ba sa babae? Tanong niya. Wala, wala. May kakilala ko na ganun ang issue. Sagot nito, at naiiling pa. Samantalang si Arnaldo naman ay napapailing pa sa isip. Gusto niyang sabihin kay Jenica ang pinagdadaanan niyang lungkot, pero alam niyang okay na siya. Nakakapag-relax siya kapag kasama ang babaeng ito. Hindi niya mapigilan ang sariling maging extra sweet rito at hindi niya maintindihan kung bakit. Nagkakagusto na ba siya sa babaeng ito? Matulog na siguro tayo? O gusto mo pang magpaiwan rito? Sabi ni Jenica. Sige. Sang-ayon niya at tinulungan itong makatayo. Sabay na silang naglalakad papasok sa kanilang kwarto. Naunang pumasok si Jenica at agad na humiga sa kama. Siya naman ay nakatingin lang rito. Mauuna ka nang mag-shower. Humilata lang ako saglit. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Tumango naman siya at pumasok sa banyo at dali-daling naligo. Pagkalabas niya ay nakita niyang tulog na si Jenica. Kaya hindi na niya ginising pa. Kinuha niya ang isang bedsheet at unan siya kanilapag sa may sahig. Nagbihis muna siya saglit, saka humiga. Hindi siya makatulog. Kahit anong pikit niya sa kaniyang mata, kaya ang ginawa niya ay tinawagan niya si Sandy. Kamusta kuya? Naging masaya ba ang bakasyon mo? Masayang tanong ng kapatid sa kabilang linya. Okay naman. Nasa beach resort kami na padpad. Sagot niya. Wow, really? Pag-uwi niyo, ako naman ang magbabakasyon. Saan si Jenica? Pwede makausap siya? Tanong nito. Nasa kabila. Tulog na siya. Sagot niya at biglang napabangon upang tingnan ang babae. Okay. Hindi pala iisang kwarto lang ang kinuha niyo para makasave. Sambit ni Sandy na parang kinikilig sa kabilang linya. Okay ka lang? Bakit parang may nasa-sense ako? Tanong niya. Ano naman yun? Pero the truth is kinikilig ako nang maisip na bagay pala kayo dalawa ni Jenica. Sagot nito na alam niyang nakangiti sa kabilang linya. Whatever Sandy, matulog ka na at ikaw na ang bahala kay Tatay Roque. Sabi niya. Walang problema. May kasambahay naman ako rito kaya may mag-aalaga kay Tatay Roque. Sagot ng kapatid. Pagkababa ng tawag ni Sandy ay saka naman siya tumayo at pinatay ang ilaw at bumalik sa pagkakahiga. Maya-maya lang ay bigla siyang napabangon sa mahimbing na pagkakatulog niya nang marinig ang boses ni Jenica na tinatawag siya. Nasaan ka, Arnaldo? Sabi nito. At naramdaman na lang niyang may tumapak sa kaniyang mga paa saka biglang natumba at nakapatong sa kaniya ang katawan nito. Napaungol na lang siya dahil masakit ang kaniyang dibdib dahil sa tumama ang ulo ni Jenica at dumagdag pang mabigat ang babae. Aray! Bakit ka naman kasi bumaba pa? Reklamo niya. Pero ramdam niya ang umbok ng dibdib nito kaya bago pa siya makaisip ng hindi maganda ay tinulungan na niya itong makabangon at makaalis sa ibabaw niya. Sorry, ang dilim kasi kaya hindi kita nakita. May brownout ba? Tanong nito. Hindi naman. I turn it off dahil hindi ako sanay na nakabukas ang ilaw kapag natutulog. Sagot niya. Tumayo siya at binuksan ang ilaw saka naman lumiwanag ang buong kwarto. Dito ka na matulog sa kama. Magbibihis muna ako saglit. Nakatulog pala ako nang hindi nakapagpalit ng damit. Sabi nito, saka kinuha ang dalang backpack at dumiretso sa loob ng banyo. Saka naman ay nagdadalawang isip kung hihiga sa kama o mananatili sa sahig. Pero mas pinili niyang sundin ang sinabi ng babae.
makalipas ang ilang oras ay magkatabi na silang humiga sa kama at hindi siya dinadalaw ng antok sa dahil katabi niya ito. Matulog ka na, Arnaldo. Naririnig ko pa ang paghinga mo mula rito, sabi ni Jenica. Sino ba ang makakatulog kapag may katabi siyang ganito kabango? Buong gabing dilat ang mga mata niya kapag nagkataon, hanggang sa namalayan niyang nakatulog na ito at yumakap sa kanya at nakadantay ang binti nito sa kanya. Napapalunok na lang siya pero hinayaan lang niya ito para hindi maistorbo. Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ko habang nasa malapit ka lang, Jenica. Kung hindi ko lang pinigilan ang sarili ko ay matagal na kitang nahalikan. Sambit niya at hinaplos ang mukha nito at ipinikit ang mga ito. Sa kabilang banda naman ay isang buwan din kasama ni Jenica si Arnaldo at nasanay na siya sa naging presensya nito. At idagdag pang magkasama din sila sa iisang kwarto na parang magkarelasyon. Tsaka aminado siya na may kakaiba na siyang nararamdaman na parang umuusbong para sa lalaki na hindi niya napigilan. At ngayon ang muling araw nila sa resort kaya kailangan niyang sulitin ang mga oras. Naging masaya ka ba sa bakasyon natin? Tanong ni Arnaldo. Habang nakaupo sila ngayon sa dalampasigan at nakatanaw sa malawak na karagatan. Gabi na. Pero hindi naman gaanong malamig ang panahon at ang iba ay gumagawa ng apoy at masayang nagkakantahan. Oo naman, sino bang hindi sasaya sa ganitong libre lahat? Natatawa niyang sagot. Babalik tayo ulit rito kung may pagkakataon. Nakangiting sambit ni Arnaldo at hinawakan ang kaniyang mukha. Pwede naman, pero hindi na muna siguro ako sasama sa susunod. Sayang naman ang isang buwan kong sahod. Hindi naman pwedeng sa lahat ng oras ay sa'yo lang ako nakaasa, sagot niya at humilig sa braso nito. Ayaw niyang umasa sa kung anumang meron silang dalawa ngayon. Wala naman itong sinasabi, pero mas mainam kung advance palagi ang pag-iisip niya. I can give you everything you want, basta magsabi ka lang. Nakangiti nitong sabi at hinalikan ang kanyang noo. Wag na, masyado namang nakakahiya, sambit niya. Basta ikaw, nanginginig pa. Natatawang sagot nito. Napatawa na lang siya bigla at hinampas nito ang braso. Maya-maya lang ay tumayo si Arnaldo at naglakad palayo. Hindi naman ito nagpaalam kung saan pupunta. Pagbalik nito ay may dala ng bote ng beer at binigay sa kaniyang isa. Hindi ako umiinom. Baka malasing ako, Arnaldo. Naiiling niyang sambit. You can take a sip on it. Masarap naman kapag nagtagal. Kung hindi mo naman magustuhan ang lasa, ay huwag mo na lang inumin. Sagot nito at tinungga ang alak na bote. Okay, sabi niya, sabay inom ng boteng hawak. Kaya lang, parang gusto niyang idura ang nainom na alak dahil sobrang pait nito sa kaniyang bunganga. Hindi na niya pinilit na uminom. Inilapag na lang niya sa kaniyang tabi. Inayaan na lang niyang uminom si Arnaldo hanggang sa makaubos ito ng maraming bote ng beer. Ano, kaya pa? Natatawang tanong niya. Tama na, parang umiikot ng mundo ko. Reklamo nito at nakahawak pa sa noo. Maya-maya lang ay nakasandig na ito sa kanya na para bang gusto nang humiga. Gusto mo na bang matulog? Ihahatid na kita sa kwarto. Tanong niya. Sabay na tayong pumasok. Ayaw kong ihatid mo lang ako at babalik ka rito. Hindi kita hayaang mag-isa. Sagot nito sa bayakap ng braso nito sa kaniyang baywang. Napangiti na lang siya. Hindi niya alam kung hanggang kailan ang kasuwitan nito sa kanya. O di kaya dito lang ito kapag uuwi na sila, ay babalik na naman sa dati ang turingan nilang dalawa. Okay, sabi mo eh. Sang-ayon niya. What do you think of me, Jenica? Tanong nito at hinawakan ang kaniyang kamay. Bakit? Balik niyang tanong. Tinanong ko lang. Ano bang comment mo tungkol sa pagkatao ko? Sagot nito. Mabait at matulungin ka. At higit sa lahat, gwapo pa. Nakangiti niyang sambit. Talaga? So tingin mo, bagay ba tayo o bagay ba ako sa'yo? Tanong nito. Napatikhim na lang si Jenica. Napailing na lang siya nang maisip ang sinabi nito. Para siyang nakaapak sa ginto kapag pinatulan siya nito. Pakikisama na lang niya ito at sagutin ang tanong ng ayos kasi naman kapag lasing ang isang tao ay kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig. Hindi,
kasi wala akong pera. Yung mga mayayamang babae ang nababagay sa'yo, sagot niya. Nagsisinungaling lang pala si Sandy nang sabihin niyang bagay tayo. Loka talaga yung babae na yun. Natatawa nitong sagot at binitiwan ang kanyang kamay at tumayo sa kanaglakad palayo. Tutulungan na kitang maglakad, parang hindi mo na kaya, sabi niya habang nakasunod rito. Pansin niyang nagtatampo ito sa naging sagot niya. No, thank you. Hindi pa naman ako lasing. At isa pa, hindi ako baldado na kailangan ng tulong mo. Mainis sa boses nitong sagot at nagpatuloy sa paglalakad at paggewang-gewang. Kaya agad niyang hinawakan ang braso nito, kaya lang kinuha nito ang kamay niyang nakahawak. Parang nagalit na yata sa kakulitan niya. Pero sunod ng sunod pa rin siya rito hanggang sa narating nila ang pinto ng kanilang kwarto. Galit ka ba? Ano bang gusto mong isagot ko, ha? Tanong niya. Whatever, Jenica. Magpahinga na tayo. Sagot nito at binuksan ang pinto. Sumunod naman siya rito at pinilit itong ipaharap sa kanya. Kaya't hinawakan niya ito sa balikat. Mag-usap muna tayo. Ayokong matulog na may galit ka sa akin. Sabi niya. Hindi ka ba talaga titigil? Saad nito at sa kanya hinawakan sa mukha at hinalikan siya sa labi ng sobrang lalim. Hindi siya makagalaw at nakapag-react. Kaya ang ginawa niya ay nilagay niya sa leeg nito ang dalawang kamay. Sa umpisa ay hindi pa niya alam ang gagawin. Pero kalaunan ay sumabay na siya sa mga labi nito. Hanggang sa namalaya na lang niya na pareho na silang nakahubad na nakahiga sa ibabaw ng kama. Ang bilis kasi ng pangyayari at hindi niya namamalayang may nangyari na pala sa kanilang dalawa. Hindi ako hihingi ng tawad sa'yo just because of what happened. But I'm willing to face the consequence of my action. Sabi nito, makalipas ang ilang oras. Ang akala niya, natutulog ito sa kanyang tabi dahil tahimik naman ito pagkatapos ng nangyari. Lasing ka lang, kaya nangyari yun. At kasalanan ko naman kung bakit hindi kita pinigilan. Sagot naman niya, habang nakatalikod rito. Nahihiya siyang humarap dito pagkatapos ng lahat. Pero hindi naman siya nagsisisi sa nangyari sa kanilang dalawa. Sadyang nadala lang siya ng nararamdaman niya para rito. At paniguradong lagot siya sa tatay niya kapag nalaman nito ang pinagagawa niya. Hindi yun ang rason. But one thing is for sure, I have these feelings for you na hindi ko mapangalanan, sambit nito. Pansin din naman niya iyon pero tahimik lang siyang nakiramdam. Huwag mo na lang alalahanin ang nangyari. Nasa tamang edad na tayo at hindi na kita inobliga na panagutan ako. Sagot ni Jenica. Hindi ako natatakot sa obligasyon. Basta't sinabi ko at gagawin ko talaga. Sambit nito, sabay yakap sa kanyang baywang at halik sa kanyang batok. Basta okay lang talaga. Sagot niya, sabay alis sa kama at nilagay sa buong katawan ng kumot habang nakatalikod pa rin sa lalaki. San ka pupunta? Parang may takot sa boses nitong sabi sabay hawak sa kanyang braso. Napangiti na lang sa Jenica. Loko! Paano ako makakaalis rito ng mag-isa? Mabibase lang ako. Sagot niya at naghanap ng damit sa kaniyang backpack. Okay. Sabi nito sa kabinitawan ang kaniyang braso. Dalawang buwan na ang nakalipas nang makauwi sila Arnaldo galing sa bakasyon. At ang naging sweetness nila sa isa't isa ay mas lalo pang lumalim. At kahit wala naman itong sinasabi ay ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Pero ang napapansin niya ay ang pagbabago sa kanyang sarili. Kahit wala pang confirmation ay alam niya ang dahilan sa kadalawang buwan na siyang hindi dinadatnan at nag-guilty siya dahil hindi niya sinasabi sa kanyang tatay ang totoo. Okay ka lang anak? Tanong nito isang umaga na sabay silang dalawa na nag-aagahan. Oo tay, medyo masama lang ang pakiramdam ko. Sagot niya. May lagnat ka yata. Baka pwedeng huwag ka muna pumasok. May himig na pag-aalala sa boses ng tatay niya. Papasok lang po ako dahil wala naman akong gagawin dito sa bahay. Sagot niya sabay tayo. Basta mag-iingat ka lang, sambit ng tatay niya. Dahan-dahan lang siyang naglalakad sa eskinita, papunta sa labasan habang nakahawak sa impis ng kanyang tiyan. Dadaan siguro siya ngayon sa ospital para magpa-check up. Nang sa gayon, makasiguro siya. Samantalang si Arnaldo naman ay papasok ng hotel para dalawin si Jenica.
May dala siyang pagkain para rito. Dito na lang din niya ito hihintayin. Balak niya sana itong sunduin ngayon, kaya lang mapapalayo na siya at matatagalan dahil masyadong traffic. Hindi naman kasi mahilig magpasundo ang babaeng yun. Good morning, kuya. Akala ko ba hindi ka pupunta ngayon rito? Wala pa si Jenica. Alam ko namang siya lang ang sadya mo ngayon. Nakangiting sambit ng kapatid. Gumagawa ka na naman ng kwento. Dito ko lang naman gustong magtambay palagi dati pa. Sagot niya rito. Sus, napaka-defensive mo naman masyado. Kahit na obvious naman, ang closeness niyong dalawa. Umamin ka na kasi kahit si Jenica naman ay tahimik lang at wala namang sinasabi. We're not in a relationship. At ang masasabi ko lang ay masaya kami sa closeness naming dalawa. Sagot niya. I'm happy for you na nakikita ko na naman ay nakamove on ka na sa past love mo. Nakangiting sabi ni Sandy at alam niyang masaya ang kapatid niya para sa kanya. He knows in his heart that Jenica make him happy to the extent that he wanted to own her for a lifetime. I know, I am. Nakangiti niyang sambit. Good for you. At ang masasabi ko lang ay ligawan mo na si Jenica bago ka pa maunahan ng iba. Nakangising saad nito. Napailing na lang si Arnaldo because he knows and he feel it. That kanya na ang puso ni Jenica. Of course, gagawin ko yung sinabi mo. Sang-ayon niya. Maya-maya ay nakita niyang papasok ng hotel si Jenica at napapansin niyang matamlay ito. Good morning, are you okay? Tanong niya saka ito nilapitan at binigyan ng halik sa pisngi. Oo naman, pilit ang naging ngiti nito. Masama ba ang pakiramdam mo, Jenica? Huwag ka na lang kayang pumasok, tanong ni Sandy. Sayang ang araw, okay lang naman ako, sagot nito. Pero ramdam ni Arnaldo na masama ang pakiramdam nito. Okay lang naman na hindi ka papasok, Jenica. Siyempre, malakas ka sa akin eh. Mas lalo na kay kuya. Nakangising sambit ng kapatid niya at kinindatan si Jenica. Napangiti na lang ito. Sige, masyado kang mapilit eh, sabi nito. Kumain ka na ba? May dala akong pagkain para sa'yo. Tanong niya rito. Sa bahay na lang siguro tayo kung okay lang sa'yo. Nakangiti nitong sagot habang nakatingin sa kanya. Oo naman, walang problema. Sagot niya. Mauna ka na sa sasakyan. May sasabihin lang ako saglit kay Sandy. Sabi nito sa kanya. Tumango na lang siya at naunang lumabas. Bit-bit ang dalang pagkain. Samantalang si Jenica naman ay tiningnan si Arnaldo sa labas kung nakapasok na ba sa loob ng kotse. Kapag nakauwi ka mamaya, Sandy, pwede bang pakikuha mo yung brown envelope na naiwan ko sa upuan ng ospital? Result yun ang test sa akin kanina. Nagpa-check up kasi ako, sabi niya. Nalimutan kasi niya dahil nilamon ang buong isip niya sa resulta na buntis. Nga siyang talaga at isang buwan at kalahati. Buti na lang tabain siya kaya hindi masyadong halata ang kanyang katawan. Oo naman, walang problema. Sige na umalis ka na. Baka naiinip na si kuya sa paghihintay sa'yo. Nakangiting sagot ni Sandy at niyakap siya ng mahigpit. Ano bang nararamdaman mo? Nilalamig ka ba? Tanong ni Arnaldo. Pagpasok niya ng kotse. Eh hindi naman, sadyang masakit lang ang ulo ko. Sagot niya. Nagilty siya bigla dahil hindi pa niya kayang sabihin rito ang kanyang sitwasyon. Magpahinga ka na lang muna sa bahay habang hindi pa tapos ang bahay niyo. Swisyo ng lalaki. Wag na, pwede na namang tulugan yun. Wala din kasama si tatay kung pipisan ako sa'yo. Sambit niya. Sa kabilang banda naman ay pinaandar na ni Arnaldo ang kotse palayo. Balak niya munang igala si Jenica sa syudad bago ito iuwi sa bahay nito. May gusto ka bang kainin? Gagala muna tayo sa syudad bago umuwi. Gusto mo ng matamis? Cake o ice cream? Tanong niya. Pruta sana. Sagot nito. Okay, kadalasan prutas ang sagot sa mga may sakit. Sabi niya. Pagkadating nila sa syudad makalipas ang ilang oras ay dumiretso na sila sa nagtitinda ng prutas. Sa mga sumunod na araw ay sa bahay muna naglalagi si Arnaldo dahil hindi naman pumapasok ng hotel si Jenica. Kasi minsan masama pa daw ang pakiramdam nito. Pinupuntahan lang niya sa bahay at tinadalhan ng pagkain. Good evening kuya, bati ni Sandy pagkapasok nito sa bahay niya. Nasa sala kasi siya at nanonood ng palabas sa kanyang laptop. Hi Sandy, maupo ka, sagot niya sa katumayo at bumeso sa kapatid. Eh, hindi pa pala pumasok sa trabaho si Jenica? Is she okay?
Tanong nito at naupo sa tabi niya. Hindi pa raw humupa ang sama ng pakiramdam niya. Sagot ni Arnaldo. Nakainom ba siya ng gamot? Tanong ng kapatid. Nope. She refused to drink medicine. Naiinin niyang sambit. Maya-maya lang ay titig na titig si Sandy sa kanya na parang may gustong sabihin. At nakita niyang may hawak itong brown envelope. Bakit naman? Tanong nito. I don't know. By the way, saan ka galing? Para sa akin ba yung bitbit mo? Balik niyang tanong rito. Sa bahay ako galing at hinanap ko si Jenica sa hotel. Akala ko kasi nandun siya. Pero wala naman. Kaya dumiretso na ako sa'yo. Ibibigay ko sana sa'yo ito. Sagot nito at itinuro ang envelope. Ano yan? Tanong niya. Jenica is pregnant. Nasabi niya ba sa'yo? Sa pagkakaalam ko ay wala naman siyang boyfriend. Balik na tanong ng kapatid. Parang lumaki ang ulo ni Arnaldo nang marinig ang sinabi ng kapatid. Kinakabahan siya na parang hindi maintindihan ang nararamdaman. Wala naman siyang sinabi. Sagot niya. Kaya siguro masama ang kanyang pakiramdam because of her pregnancy. Ano na lang kaya ang magiging reaksyon ng tatay niya? Saad nito? Naalala niya nung nakaraan na nagpunta sila ng syudad ay nagpabili ito ng prutas. Nahulog siya bigla sa malalim na pag-iisip at bumalik sa isipan niya ang nangyari sa kanila doon sa beach resort. Paano mo nalaman? Nag-usap kayo? Tanong niya. Hindi. Dito sa laman ng envelope na ito ko nabasa. I know that it's rude. Na pakilaman itong gamit ng iba. Pero curious ako kaya binasa ko. Naiiling na sagot nito. Pwede bang ako na lang ang magdadala niyan sa kanya? Aligaga niyang sambit. Hindi pwede kuya. Baka magtaka siya kung bakit ikaw ang nagdala. Malalaman pa niyang binasa ko ang laman. Sagot nito. Okay. Pwede ko bang mabasa ang laman? Wika niya. Sige. Kaya binigay ni Sandy ang envelope at nanginginig na siyang binuksan ito at nabasa nga niya ang resulta. Parang gusto niyang maiyak sa tuwa kahit wala pa siyang confirmation na totoo ang hinala niya. Are you okay, kuya? Bakit parang nanginginig ka? Ikaw ba ang nakabuntis kay Jenica? Your reactions say it all. Tanong nito habang nakakunot ang noo at nakatingin sa kanya. I don't know, Sandy. Kung ako man ito, ay napakagandang nangyari sa buhay ko. At kailangan naming mag-usap ni Jenica. Naiiyak niyang sagot at niyakap ang kapatid. Okay, uuwi na muna ako at idadaan ko muna ito sa kanya. Hindi ko naman siguro nagsisinungaling kaya ngayon pa lang ang masasabi ko lang. Congratulations! Masaya ako para sa iyo. Masayang wika nito, saka tinapik siya sa balikat. Kinabukasan, ay dalidaling bumangon si Arnaldo sa higaan at naligo agad. Para siyang nakalutang sa hangin at nagising siyang masaya at magaan ang kanyang pakiramdam. Pero natigilan siya paglabas ng gate nang mapagsino ang naghintay sa kanya. Hi Arnaldo, I'm sorry. Nandito ako para humingi ng tawad. At para na rin makipagbalikan sa'yo. And I realized na kailangan pala kita sa buhay ko. Sabi ni Sabrina. Napatawa na lang siya sa isip. Bakit ngayon lang? Kung kailan hindi na kita kailangan. Nakamove on na ako sa'yo. And to make it short, hindi na kita mahal. Kaya wala nang saysay ang pagpunta mo rito. At saka busy ako. Marami akong gagawin. Excuse me. Sagot niya at nilagpasan ito. Kaya lang, agad nitong nahawakan ang braso niya. Hindi yan totoo, Arnaldo. Alam kong mahal na mahal mo ko. At hindi yun basta-basta mawawala ng ganun-ganun lang. Malapit na tayong ikasal, diba? Kaya please lang, patawarin mo na ako. Alam kong galit ka lang, kaya nasasabi mo ang lahat ng yan. Sabi nito sa kanya, I'm done loving you, Sabrina. At baka nakakalimutan mo ang lahat ng mga sinabi mo sa akin noon. Kaya enough with your drama. Sagot niya at pumasok ulit sa gate sa kanilang iyon. Makalipas ang ilang oras ay lumabas na siya ulit nang marinig ang sasakyan nito paalis. Kaya agad niyang nilabas ang kotse niya at nagmaneho papunta sa bahay ni Jenica. Pero nadismaya siya nang nalaman na pumasok pala ito sa trabaho. Kaya pinuntahan agad niya sa hotel. Nakita mo ba si Jenica? Tanong niya kay Sandy pagdating. Nasa itaas, hanapin mo na lang. And she is crying. Pagpasok niya rito, sagot nito. Huh? Wika niya,
at dali-dali umakyat ng hagdan at hinanap ito pero hindi niya nakita. Pinagpawisan na siyang maghanap ng ilang oras pero wala ito sa itaas. Sumandig muna siya sa dingding at nagpahinga. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng kwarto sa dulo at nakita niya itong lumabas, bit-bit ang isang beddings kaya nabuhayan siya ng loob. Jenica! Tawag niya. Pero parang hindi siya nito narinig kahit na lumingon naman ito sa kanya. Kaya napakunot ang kanyang noo. Kaya dali-dali siyang lumapit rito at hinawakan niya ito sa braso ng mahigpit. Bitawan mo ko, Arnaldo. Nasasaktan ako sa higpit ng hawak mo. Sabi nito at pilit inaalis ang kamay niya. Sorry, bakit ba kasi parang hindi mo ako naririnig? Tanong niya at iniharap niya ito sa kanya. At nakita niyang namamaga ang mga mata nito. Wala akong panahon makipag-usap sa'yo. Maldita nitong sambit. Mag-usap tayong dalawa. Totoong buntis ka ba? At ako ang ama? Tanong niya. At nakita niya kung paano ito natigilan pero bigla naman itong umisi. Saan mo naman nakuha ang balitang yan? Nakakatawa naman. Sagot nito at nakaismid pa habang nakatingin sa kanya. Please, Jenica. Hindi naman ako nakikipagbiruan sa'yo. Hindi nagbibiro yung test result na aksidente kong nakita na inutusan mo si Sandy. Nakunin yun sa ospital. Sabi niya. At nakita niyang natigilan ang babae pero nagmamatigas pa rin ito. Hindi ko alam ang sinasabi mong test result. At saka sa pagkakaalam ko ay ikakasal ka na, di ba? Bakit nandito ka pa? At ipinipilit ang maling akusasyon. Sagot nito. Biglang naguluhan si Arnaldo sa sinabi nito sa kanya. Kung alam ko lang na may fiancé ka na pala, ay sana hindi ko hinayaan na mangyari ang ganong bagay sa atin. Sabi nito. Ibig sabihin, nagpunta ka sa bahay? At narinig mo ang pag-uusap naming dalawa ni Sabrina? Kaya ka ba umiiyak? Nagsiselos ka lang yata eh. Tanong niya habang nakangisi nang maisip ang sinabi nito. Ewan ko sa'yo. Sagot nito at sinubukang naglakad palayo. Mag-usap tayo ng maayos. Hiwalay na kaming dalawa ni Sabrina. Dahil iniwan niya ako sa kadahilan ng hindi ko siya mabigyan ng anak. Nagkamali yata siya ng akala dahil naisip ko. Ngayon na siya pala ang may problema. At hindi ko na siya mahal. Seryosong sabi niya. Talaga? Baka niloloko mo lang ako. Nakasimangot nitong sambit. Oo naman. Mukha ba akong manluloko? At ikaw na ngayon ang mahal ko. Sigurado ako ron. Sagot niya. Ayokong maniwala sa'yo. Sabi nito at naglakad palayo. Nilapitan niya ito at hinalikan sa labi sabay sabing, maniwala ka sa akin. I'm telling the truth. At gusto ko lang sabihin sa'yo na thank you for giving me happiness. I love you. I love you so much. Nakangiti siya ngayon habang nakatingin sa babaeng mahal niya. Pinunasan niya ang mga luha nitong nag-uunahang tumulok. Pinapaiyak mo ako. Sige na nga. Buntis ako at ikaw ang ama. Nakangiti nitong sambit at niyakap siya ng mahigpit. I know. Ako lang naman ang lalaki sa buhay mo eh. Masaya niyang sagot at gumanti ng yakap rito. Mahal kita, Arnaldo. Bulong nito sa kanyang tainga. Mahal din kita, Jenica. Sagot niya. Alam niyang magiging masaya siya sa piling ni Jenica at ang magiging anak pa nila.